Si Nixon na lang, Nixon Alonzo po ang head ng PDRRMO ng Basilan. Mahingi tayong update. Di ba na-interview si Nixon kanina, Ramir? Na-interview ba siya ngayong hapon? No umaga pa. Sige, hingi tayong update. Nixon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Sir Alvin. Opo, si Doris kasama natin, nasa Zoom lang. Ano? Hingi lang kami ng update. So far, ang last namin na narinig, 29 ang namatay. Nagbago na po ba? Yun na itong pinaka-latest natin sa mga hanggang sa 6 p.m. tayo ngayong gabi kasi bale nung last na update ng ginawa natin eh, dinuntahan natin ang area uli kasama ang Bureau of Fire para mag-conduct ng initial investigation na directive galing sa national nila. So pumasok sila sa barko. Kaya lang, hindi na-explore ang buong barko dahil hindi pa fire out yung barko. So, hindi na tingnan yung lahat ng mga areas. Ang nakita lang, parang doon sa first, sa second and third floor na mga open spaces, doon yung mga tao na nasunog. No? Yun ang 18 na kita natin na latest. Hindi lang natin na-recover. Dahil hinihintay natin ang pagpasok ng SOCO. Opo. Para sa DNA testing, para hindi naman na mabulilyaso yung pag-identify natin sa mga tao. All accounted for na ba o may missing pa po? Nabangga na natin yung list ng passengers dun sa na-rescue at namatay? Hindi natin masabi po kasi may mga missing pa din na mga sa list natin. Eh, yung missing sa list natin, pwedeng yung mga tao na hindi pa natin nakita sa loob ng barko mismo na pwede pa natin posibleng makita bukas sa extensive na investigation gagawin ng SOCO at saka ng Bureau of Fire. Ibig mo sabihin, pwedeng tumaas pa ang bilang ng death toll. Pwedeng may patay pa sa loob na hindi natin nadidiskubre. Opo. Oh, pwede no. Mga areas pa na hindi napasukan po. Oh, hopefully no. Na bukas. Ano po yun? Kuha na po ngayon sana magpa-fire out na at saka para bukas magpukul na. Opo. Para at least pasok na natin ang buong barko po. Opo. Ilan ba yung survivor? Sorry partner, ilan yung survivors sa ngayon? Yung na-rescue natin, lahat-lahat? Hindi ko may quit kasi hindi ko hawak yung data pero more than 200. More than 200. Sige. Partner, go ahead, Begonia. Doris, go. Oo, tatanong ko lang yung paano sa initial na investigation. Paano nasunog itong mga pasahero? Nakulong po sila? Parang ganun na rin po ang nangyari. Nakulong sila. Pero hindi lang natin ma-certain kung anong dahilan, kung saan, banda. Pero may mga sabi-sabi, base doon sa mga pasahero, nasa gitna daw ng barko, bale doon sa lower deck or doon sa cabin ang nangyari. So hindi natin ma-assure. Bukas kung magawa yung thorough investigation ng Bureau of Fire, pwede nating masabi base sa kanilang pronouncement kung ano talaga yung tunay na pangyayari po. Opo. Pwede ko bang itanong, pasensya na, baka sensitive partner ano, kasi karamihan po ba sa pasahero ay Muslim? Hindi naman siguro majority, pero may mga Christians din naman. Opo. May mga assigned naman dyan ng mga sundalo. May mga police din naman, may mga government employees din na mga assistants din po. Kaya ko po natanong Nixon kasi hindi ba may belief yung mga kapatid natin Muslim na kailangan partner, ilibing yan kaagad, hindi yan pwedeng ihilera mo dyan, ilagay sa body bag at takadan. Di ba may ganun? Opo. Actually, nung may question tayo dyan sa mga kadaver na kaninang umaga pa, opo. Paano ang hindi makasaklaim? Kaya may mga kadaver na hindi identified, no? Oo nga po. Walang mga ID. So, may pumasok na idea kanina, yung organization dito, i-picture yung kadaver, tapos kung hindi pa man maklaim, siguro kanila na ilibing din nila, hindi ko lang na-monitor kasi galing ako sa isla. Siguro ganun na rin lang nangyari kasi alam naman nila yung tradisyon at saka custom na mo. Dapat, no? So nilibing na po. Kadaver, correct. Yung mga ibang kadaver po, kinuha na ng taga Sulu, pinuntahan dito, dinala na sa Sulu. Hopefully po, kasi yung ng kadaver dito kanina is 6 po na nadala dito from Sulu. So hopefully, may kumuha dito kanina, hopefully, lahat na nakuha na yon kanina dito at nadala na sa Sulu po.
Ang kapitan po ba ng barko ay nakaligtas? Hindi ko rin ma-certain po, pero siguro parang narinig ko sa mga istorya, parang ligtas daw din po. Okay. So, okay. Yung earlier report na nagsimula di umano sa cabin, yung apoy, yan ba'y confirmed na as we speak, Nixon? Hindi ko rin ma-confirm, pero yun yung mga istorya ng mga tao. Malalaman natin after ng investigation na gagawin ng Bureau of Fire bukas po. Ah, okay. Would you know kung bago ito, yung barkong ito, o lumaluma na? Hindi naman lumamasyado, pero parang okay din naman pa siya. Kung sa half-fleet daw ng Allison Shipping Lines, ito na yung pinakamabilis. Oh. So, okay siya. Oh, so, okay, bago-bago pa? Opo, siguro hindi ko rin masabi. O kung bago. Anyway, sige, sa investigation na lang siguro, Nixon. Maraming salamat, ha. May gusto ka bang ipanawagan siguro sa mga hindi pa na nakiklaim na mga labi? Paano kaya yun, ano? Kasi may walang identity, kumbaga. Opo, may mga kwan kasi na pwedeng yung sa darating na mga araw, itong na-identify natin na 18 kanina na andun pa na hindi natin na-retrieve, eh, hindi natin ma-identify physically. So dapat yung mga pamilya, yung mga may alam sila ng mga kamag-anakan nila na sumama sa barko na yon, kung wala siya sa list ng mga nakasurvive, pwedeng pumunta sila sa Basilan, sa Isabela City. Dito po sa Pitiri pa lang, magtanong na lang sila kung saan dito yung assessment area. Mahanap nila ang PDR mo at saka yung PDR mo. So pwede silang magpag-umayan po sa atin yung mga pamilya ng mga na nakasama dito sa barko na sunog po. Yan ang panawagan natin. Thank you, Nixon, na ang aming pakikiramay. May tanong ka pa? Sorry, go ahead. Pahapon na lang, anong tulong na maibibigay ng Basilan sa kanilang, doon sa mga pasahero nito at mga kamag-anakan? Actually po, yung provincial governor kanina nagpunta sa site, dito sa triage natin, kung saan natin dinala yung mga about 75 siguro na dumating dito from nasunugan na barko. Ang iba na dala sa Zamboanga City. So yung nandito lahat ay nabigyan ng 3,000 each ng ating between governor, si Governor Jim Atawan Taliman, at saka yung mga nasa hospital, binigyan din sila ng portion ng parang pera mas malalaki doon sa mga naibigay sa iba. Tapos pinakain din sila ng City of Isabela. Tapos yung barn government natin ay nagbigay ng mga non-food items, mga kits doon sa kanila sa mga survivors kanina po dito nang dumating sa Basilan, sa Isabela. Okay. Nixon, maraming salamat. Aming pakikiramay. Okay? Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Okay po. Thank you. Si Ginong Nixon Alonzo po yan, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan po ng Basilan.